Welcome po sa aking YouTube channel. Ito po ulit si Minyong ng Bandang Shackle at ng Sudoret. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanood ng part 1 ng aking rig rundown ng mga gitarang ginagamit ko sa during live gigs. Ito naman po, ngayon naman po part 2. Dito naman po ay tungkol sa mga guitar effects, pedalboard at iba pang mga accessories. Kaya welcome sa part 2 ng Minyong's Rig Rundown. Pero, bago ko po ituloy ang video na to, baka pwede nyo i-click ang subscribe button at pakidamin na rin po ang bell button para updated po kayo sa mga susunod pang mga videos. Yan! Salamat! Ito naman ang papakita ko sa inyo, ito ang aking pedalboard. Ano daw? Subo ko na ang pedalboard kahit balibagan, kahit saan, sa mga aeroplano. Kahit maalog pa, kahit na ihagis pa ng mga ano, subok na subok to. Ayan, nakarating na to kung saan saan, kaya ganyan yung itsura niya, pinabot na akong tanggalin yung mga fragile sticker niya sa iba't ibang biyahe. Pedalboard na to, second hand sa Propa sa Batangas. Dream up pedalboard, yun. Mabigat siya, lalo-lalo na yung mga laman, kaya tara, buksan natin. Bali, yung iba hindi nakasya kasi yan. Tapos yan, bali ito ang pinaka-reset kong setup ng mga pedal. Taksak natin power socket. Okay, pagkasaksak in-on ko tong ABR. Yun. One switch lang. Tip sa akin to dati ng isa naming membro na hito ko yung nalagyan ng pwede ng ABR yung pedal board ko sa kung sakaling mag short circuit yung power na sound system or biglang may sumabog, safe ang mga pedals mo. Dahil sa ABR, auto voltage regulator. May mga sound system, lalo sa mga pabisya na kinukulang ng kuryente, yan ang gamit ng auto voltage regulator. Kaya ako siya nilagay kasi, at saka nakikita ko rin sa mga ibang mga sikat na banda na meron silang ganito na maliit na auto voltage regulator. Saka nag-overpower naman yung kuryente ng sound system, hindi maapektuhan yung mga pedals mo. Yan, yan ang gamit na auto voltage regulator. Saan natin sa chain niya from guitar to amp. Okay, bali ito yung gamit yung wireless SR AKG SR 40 Mini Pro. Yan, galing to sa kaibigan na banda rin na for good na siya sa US, at ito ang subin rin sa akin, AKG SR 40. Gusto ko to kasi walang siyang ingay, yung wireless. Tapos sa wireless, diretso na siya ha. Susunod naman na Boss TU-2. Yan, Boss TU-2 Chromatic Tuner. Bigay rin ng friend to sa taga Toronto. Yung unang tour namin sa labas ng bansa. Yan, ito yung usubili niya sa akin. Tapos pagkatapos ng tuner, susunod natin Digitech EX7. Yan, expression pedal. Pagkatapos ng tuner. Yan. Bali, kung tutusin, ito lang ang gamit mo
marami na siyang nagagawang tunog. Meron na siyang flanger, tube screamer, distortion, wawa, synthesizer. Kompleto, 7, kaya EX7, 7 na tunog yan. Tapos gagamitan mo pa siya na foot switch. Ito na, arangkada na yan. Pwede na yan. Kung jamming-jamming lang. Ayan. Itong medyo hindi na nakikita yung attack. Nabili ko to sa Guitar Center sa US. Kasi sobrang mura lang. Kesa halos kalahati ang presyo dito. Saka ito yung gusto kong pinangarap na distortion. Ayan. Itong MXR full bore metal. Ayan. Meron na siyang noise gate. Ayan. Bira ko gamitin to kasi sobrang lalim at kapag siya pang death metal na light gain lang ako. Ayan. Ayan. MXR full bore metal. Pagkatapos ng full bore distortion, ay ito naman Blackstar LT Drive. Yan. Yan. Ito naman bigay ng friend galing sa Paris, France. Yan. Napakalagkit ang tunog. Yan. Blackstar LT Drive. Minsan, pinapalit ko siya kasi hindi nakasya yung mobile ko. Ito naman, same lang na person na nagbigay niyan. Ito, itong paborito ni Paul Gilbert na pedal. TC Electronic Mojo Mojo. Yan. May mga misang pinagpapalit ko ito sa kato. Bilang drive or drive ko. Tapos, pang booster ko ito. Next naman sa chain ito. MXR Micro Amp Booster. Yan. Pang mga solo, ad-lib, para lutang ka. Isang apak mo lang, ikaw ng bida. Ayan. MXR Micro Amp. Ayan, galing to rin sa kumpari ko sa Winifig. Ayan. Next is Super Chorus. Ayan. Bigay rin ng friend ko to na kahabang Cougar. Ayan. Mga Clinton. Adlib, or I don't know. Ayan, no, so it's a chain. Next, ito naman ang delay na ginagamit ko. Ang Joyo the Seed. Ayan. Ito yung nabili ko. Ito. Ang ganda to. Ito siyang top 10 po rin. Ayan. Tapos, yung nakahuli sa chain is siyempre, itong paborito ko na preamp. Ayan. Bigay ito ng friend ko na kababata na nasa Paris, France na. Tapos nagkita kami doon. 18 years kami hindi nagkita. Ayan. Tapos ito yung binigay niyang tip para sa akin. Itong AMT SS11. Ayan. Preamp siya. May tubo siya sa loob. Kaya nilagyan ko ng cover, baka mabasa. Ayan. Habang umiinit, gumaganda yung tunog. Ayan. May distortion na siya, may drive na siya. Tapos, yun. Ayan. Pamboost, may pamboost na rin siya. Ito. Kahit wala na akong amp. Kahit na medyo hindi magandang amp, ito magpapaganda. Dahil sa EQ niya. Ayan. AMT SS11. Tapos ito yung mga sa akin na hindi na kailangan, hindi kaya ng ating isolated power supply. Ang gamit kong isolated power supply ay ang Vitos DC8. Yan. Halipuno na rin siya. Ito naka-separate ang power supply niya kasi malakas to. Ilang watts, ilang milliampere ang motion niya. Yan. Ginawa para sa akin ng mga kaibigan natin sa Kitapawan Music Society. Bali, sariling gawa nila to. Yan.
Minsan pinapalit ko siya dito. Distortion. Shackle. Gawang Pinoy. Tapos ito naman yung isa sa mga unang-una kong pedal, yung unang tour namin sa Canada. Actually, kala ko sira na to, nabasa na to ng tubig na baha na to, pero ngayon gumagana pa. Bali, souvenir po ito sa akin ng bandang Frozen Flame. Eh, Dennis Santos, yan, nagpa-autograph pa ako sa kanila nung unang punta namin sa Canada. Ayan. Boss ME30. Ayan. Meron din ako metal zone, nasa hiraman eh. Galing naman sa pin natin na nasa Winnipeg. Ayan. So, ito naman, minsan kasi pag trip kong mag-stereo, ito ginagamit ko. Bale, na, ito nakarekta sa sound engineer sa may mixer. Tapos meron din akong isa sa amp para matimpla yung labas ng maganda yan. Minsan, yun, medyo hindi maganda yung amp. Yan ang ginagamit ko dito sa last thing niya. Ito po ang aking pedal board. Speaking pala kung bakit nasabi kong napaka-solid ito kahit ibalibag ito yung use. Kahit itaubo ito, hindi ito malalaglag sa mga pedals nyo. Sulit-sulit dyan. Ayan o, tingnan nyo. Kaya-kaya ko itong buhatin. Ayan o. Diba? Hindi siya matatanggal. Ang sekreto po ito. Bicycle chain. Mga gustong fix na fix yung kanyang mga pedal board, ito po bicycle chain, yung mga ano ng bisikleta kakakalasin nyo lang, screw tapos screw sa kabila, ito po dyan lang, yun ang mangyari, fix ba? Yan. So ayan, ayan po ang aking pedal board. Kung ano po ang gamit ito, galing kay Mrs. to para sa buka ito, kadagig kasi yung stage, minsan malikabok. Ang silbi nito, lagi kong pinupuno. Inawalis. Yan. Ang mga alikabok na maliliit. Kada gig. Yan ang ginagamit ko. Mga slicks. Yan. Yan ang walis ng mga pedals. Para sa mga alikabok. Yan. Nandyan lang siya. Tungkol naman sa gamit kong patch cable. Ito ang gamit kong patch cable, lava cable. Lava patch cable. Ayan. Kayo na yung magpuputol, depende sa haba. Hindi na siya inihinang, tinutusok na lang. Wala siyang kaingay-ingay. Ayan, lava patch cable. Okay? Tungkol naman sa ginagamit kong string, mas nagustuhan ko yung RV ball string niya. RV ball, bura na, matibay pa. Dati ang ginagamit kong string ay grade 946, yun yan, kulay pink. Tapos nag-switch ako sa 1046, ayan, 1046 na grades na yung ginagamit ko ngayon. Yun to. Pero kung medyo may pera-pera at nakakaluwag, siyempre dito na ako sa Paradigm, Ernie Ball Paradigm. Ayan, yun yung ginagamit ko. Yan po yung ginagamit kong pedal board during live gigs. Maraming salamat po sa inyong panonood. Gusto ko na rin po magpasalamat. Shoutout na rin si Michael Nonong Seya ng Paris France at syempre Elmer Dagda ng Paris France rin. Kina Harry again at ng AB Noise ng Toronto, Canada. Kay Dennis Santos ng Frozen Flames ng Montreal, Quebec. Kay Edwin Aquino Nadora ng Vancouver. Kay Roldan Almokira na former The Youth, kay paring Jimmy Olaes at Edmond Cruz ng Winnipeg, kay Tantan Karim at kay Tom Sawyer ng Kidapawa Music Society, at pahabol ko na rin pasalamatan sina Dominic Mangadap ng Dubai at Jun de la Peña ng Batang Sanse. Maraming salamat po.
Thank you.